Hi guys, welcome back to channel namin. Zach here. Bebs here. So for today's vlog, so meron kaming game na gagawin. Naisip ng aking mahal. Challenge! May challenge pala. So anong tawag doon sa challenge? Na matagal na namin gustong i-shoot, kaso lang kung kailan quarantine sa kami walang time. Ang dami naming time nitong nakaraang mga buwan. Kasi nga, work from home, tapos nagka-quarantine, lockdown, so nasa bahay lang kami. Pero hindi ko alam bakit hindi kami nakakapag-film. Okay. Tamad na tamad. Hindi naman. Well, eto na nga, mag-film na nga ka, diba? So, yung tawag sa game na to is yung most likely to challenge. So, marami na ako nakikita gumagawa nito ng mga couples. Yes. So, syempre. Gusto rin namin itry. Yes. So, may mga questions kaming sasabihin and then sasagot lang kami kung sa tingin namin sino sa isa't isa yung Most likely na gagawa ng mga bagay na yun. Yes, for sure, alam niyo na yung concept ng challenge. So, no need to explain further. Yes. Let's do this. Let's start. So, yung mga questions niya, hindi pa ready actually. Tumingin lang kami sa internet. Sobrang dami rin namang mga questions. Pipili lang kami ng mga tanong. Yes. Hindi ko alam kung hanggang ilan. Wala tayong limit dito. Siguro kung ma-feel na namin na tama na. Okay. Question number one. Who's most likely to forget people's names? Ako? Seryoso? Oo, medyo makakalimutin kaya ako. Ikaw nga yung magaling sa detalye. Hindi. Alam mo hindi. Ako, masasabi kong okay ako sa mga birthday. Ay, mga... Lalo na ng mga close ko. Pero sa pangalan, hindi pala. Well, ako lalo din. Lalo yung matagal ko nang hindi nakakausap, nakikita. Okay, ako kasi ganun din parang sa lahat, kahit sa birthdays and all. Ay, ito talaga sa birthday talaga, hindi. Oh, so, well. I think pati sa names, parang bilis ko makalimutin yung mga. Kasi minsan, may mga times na, like, for example, may nakita siya sa Facebook. Kahit mga elementary or high school classmate mo, naaalala mo yung pangalan ako, hindi. Kaya alam ko talaga ako. Talaga ba? Yeah, anyways, okay, move on. Parang baldi-baldi ako. Ako din nga eh. Talaga ba? Mudugod ang hair. Question number two. Who's most likely to go a week without a shower? Medyo napapanahon yan ngayon sa bahay lang tayo. Ang hirap ah! Okay, one, two, three. Giniagawa mo! Ay, God! Bakit mo nasabi na sarili mo? Hindi naman yung pagkakailala na pag nasa bahay lang. Parang nakakatamad talaga tumayo. So, napanahon talaga yan. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka talaga maglilinis or what. Magpapalit man lang. Ako naman, kaya sinabi kong siya. Kasi mixy lang yung hair niya. So, ako, madali kasi ako ma-irrit. Yeah. Pagka-oily na yung hair ko, ganyan. Kaya, siya talaga. Yun lang, basihan ko yung buhok eh. Okay lang. Okay, next. Mapapahamak yata ako sa laro na ito. Question number three. Who's most likely to go grocery shopping for one thing and come back with everything else other than just that one thing? Para namang tayong dalawa, alam na natin yung sagot dyan one, eh. One, two, parang ngayong araw, galing siya kanina sa, hindi siya grocery store eh, sa mini mart na mura yung mga bili. So, siya mag-isa, nagpunta dun sa mini mart. Tapos, parang 1 hour siya naglilibot doon. Ang dami niyang nabili. Totoo, ako talaga, guilty ako dyan. Kasi minsan, pagka ninaaya ko siyang lumabas na mag-grocery kami or something, nibibili kami. Tapos tatanungin niya ako, ano bibili mo doon? Nasasabihin ko yung bibilihin ko. Minsan, naka-uwi na kami, nakalimutan kong bilhin kung ano man yung dapat kong bilhin. At ang dami kong nabili. Yung mga nabili niya, yun pa yung mga hindi planadong bilhin. Yes, correct. Totoo, kaya guilty. Okay. Anong question na? Question number four. Okay. Who's most likely to fall asleep during a movie? Ay nako, hindi na ako ito tinatanong pa dapat. One, two, three. Ako na naman. Guilty. Ay nako, ewan ko ba ilang beses na yung pag nanonood kami ng movie or series, talagang inaantok ako. Ako naman, ang defense ko naman dyan is, kasi ako napakadala ko talagang antokin. Yung sobrang antok mo talaga napipikit na. So, pag... Pero hindi siya insomnia ka. Mahihirap lang talaga siyang... Basta hindi ako antokin. So, pag naramdaman ko na inaantok na ako, ginagrab ko na talaga yung chance na matulog. So, kahit nanonood kami ng movie, tulog basta talaga. Inantok siya, tulog na siya. Pero, never pa naman nangyari yun sa movie theater, di ba? Ay, hindi. Pag ano lang, nanonood lang kami ng movie dito sa bahay. Sa bahay so, lang. Chill-chill ka lang, makahiga ka. So, parang, nakakantok naman talaga. Tapos minsan yung bagong kain, manunod naman.
movie. So, busog ka. Up to 100 gauge po. Kaya po, ganyan po yung chismis. Okay, next. Question number five. Who's most likely to be a terrible photographer? 1, 2, 3. So, guilty ulit. Guilty siya dyan kasi ako po, mahilig talaga ako mag-picture, mag-video. So, kahit naman papano is maayos naman ako mag-picture. Bakit mahilig din naman ako ha? Ayaw lang sa akin. Ewan ko ba? Chok-chok ka talaga magaling sa mga yung mga angulo, kaya, mahina siya doon. Pagdating sa mga, like, may travel kami or trip kami, ang gala-gala na kuha niya sa akin. Tapos ako blur. O kaya, mas mataas pa yung light dito. Ewan ko ba? Hindi talaga ako magaling. Sorry na, love. Sorry. Okay lang. Next. Question number six. Who's most likely to eat a whole pizza by themselves under half an hour? Dan-dan-dan-dan-dan! Not necessarily naman na half an hour. Pero I think dahil sobrang favorite niya yung pizza, yes. Tingin ko kaya niya kainin yung isang buong box na siya lang mag-isa talaga. Carbs pa more! 200 kg! Well, totoo naman yan dahil sobrang favorite ko talaga ang pizza. Parang minsan nga, kumain kami ngayon ng pizza. Kinabukasan, gusto niya pa din. Grabe, parang kahit everyday pizza. Hindi naman siguro everyday, but every other day. Kung malugid ka pala. Pero yun nga, favorite ko talaga yung pizza. So, correct ka dyan. Question number seven. Who's most likely to eat when they're bored? Are you mahirap? No? One, two, three. Pero ako, feeling ko ako. Parang ako din naman, pag bored. Parang wala kang magagawin, kundi kumain. Mm-hmm. Kasi, pero, kaya nga, ano, lalo na ngayong quarantine, parang, oh, kaya nga nagtatabaan tayo. Ang hirap magpapaya, sa totoo lang. Kasi nga, lalo na guys, kung ganito yung kwarto mo, isang pwesto doon na puro pagkain na kitang-kita mo palagi. So, sino ba naman hindi magugutom, di ba? Ewan ko kung ganun din kayo, pero parang human nature yun na kapag wala kang magawa, ang iisipin mo kumakain, mm-hmm, na kahit ano, kakainin mo. Okay, next question. Who's most likely to eat weird food? Weirdong weird pagkain. Okay. Then, 1, 2, 3. Bakit? Kasi alam ko ikaw, ayaw mo nung mga ganun. Mapili food. Kasi ako ng food, sa totoo lang. Although ako yung merong masayang na chan, mm-hmm, pero ikaw... Pero siya, pwedeng itatry niya yun. Bawa, na-curious siya doon sa isang pagkain. Mm-hmm. Pwede niyang itry, pero ako hindi ko talaga saka itatry. Hindi, kasi hindi ko alam kung ano yung pagkain na yun. Saka hindi, ako kasi, parang napakadalang ng food na hindi ko kinakain. Ah. So kahit ano yan, basta... Ikaw kasi marami kang hindi kinakain, lalo na gulay. Oo, kaya nga, feeling ko pag nag-travel kami like sa Asian countries, pagka ano, pwede nang mag-travel, iniisip ko, paano kaya makaka-survive, like, Thai food, kaya makainin ako. Yes, food, Korean food, Japanese. Japanese food, oo, kasi gulay-gulay, mga ganun. Oo, parang kinin yun yung isa sa mga iniisip ko, makaka-survive kaya ako. Kasi choosy talaga, dog, gusto ko namang itry. Yes, parang dapat, gusto kong matikman din. Pero, parang gusto ko rin naman siyang itry na matikman. Parang siya kasi, kunyari, kakain kami sa labas. Kung ano yung lagi na naming kinakainan, yun pa rin yung gusto niyang kainan. Parang ako minsan gusto ko naman mag-try ng iba. Kaya lang siya, kung ano na yung kilala niya na food, yun pa rin yung gusto niyang i-order. So, hindi kami nakakapag-try ng iba. Anyways, move on na tayo. Next question. Who's most likely to end the world? Corona. Question number nine. Who's most likely to fail a driving test? 1, 2, 3. Explain yourself? I don't know. Kasi po, para po sa kaalaman yung lahat, hindi po siya marunong magbike. Oh. Sorry na, huwag niyo sa tanda niyang ito, hindi po siya marunong magbike and never po siya natuto kasi takot din kasi yata yung magulang niya that time na magkasugat siya kasi siyempre yung babae, bawal magkaroon ng peklat. So, hindi siya talaga pinhinayaan na matutong magbike. Lumalayo na tayo. So, kaya ako nasabi na mag-fail siya sa driving lesson. Kasi nga, yun nga, number one, hindi siya marunong mag-bike. So, hindi siya sanay sa road. Kahit nung nasa Pinas kami. Kasi nagkaroon ako ng, ano nun, ng
e-bike. Sa'yo lang yun. Ay, nagkaroon kami ng e-bike. And ano siya, mahina siya sa tanjahan ba? Yung tipo, hindi niya alam kung magkakasya ba yung e-bike or... Napaparaning kasi ako na parang feeling ko hindi siya kasya na parang sasabit ako or something. Ewan ko, siguro may fear of ganun talaga ako. So, definitely, forever passenger lang po ako. Pero, well, goal rin naman namin na matuto siya kasi in the future, hindi naman pwedeng ako lang lagi magdadrive. Well, let's see! Okay, next. Who's most likely to develop a habit of talking to themselves? Sabi ko na nga ba yun yung pipiliin mo eh. 1, 2, 3. Baka isipin nila crazy ako. Well, actually, hindi niya na madedevelop kasi pero na ginagawa na. Actually, nito ko lang din na-find out nitong recently kasi nga work from home kami since March. So, ang setup namin dito sa kwarto is magkaharapan kami, parang cubicle. So, minsan, narinig ko na lang siya, nagsasalita siya mag-isa. Tapos tatanungin ko siya, kinakausap mo ba ako, love? Tapos yun pala hindi, kinakausap niya sa hindi. Disclaimer lang guys, ha? Hindi po ako baliw. Pero meron na siguro. Meron na siguro ganun mga hindi, tao. Hindi, ewan ko ba kasi lalo na pag meron akong isang problema na kailangan i-solve, nagsasalita talaga ako. Parang pag nag-a-analyze ako, ganun ako mag-a-analyze. Parang dapat ito yung gawin ko. Tapos ganito yung mga, ganun! Sabi nga niya one time, ganyan ka rin mo pag nasa office ka. Sabi ko, minsan! Tinatanong ko siya kasi, ganyan ka rin ba sa office niyo? Kasi nga baka mamaya. Sabi niyo, kasi ako isipin ng mga, ano mo, office men. Kasi ako nga nababother minsan. Kinakausap niya sa rin niya, yun lalo niya office. Ewan ko, ako lang ba guys? Comment down below. Meron ba? Comment nga kayo guys. Kasi ako, minsan, lalo na kapag sobrang nag-a-analyze talaga ako, tigla na lang ako masasalita. Parang mas nakapag-isip kasi ako pag gano'n. Okay. Pero hindi pa kabaliwa. Next, question number 11. Who's most likely to become a celebrity? 1, 2, 3. Wow! Toka lang mo. Pero toka ko. Hindi naman. Parang, bakit ko sasabihin na ikaw? Kasi ikaw yung may ganito. Guys, wala ba? Wala? Ako naman, ibibase ko sa... Hindi lang sa looks, kundi sa kakapalan ng mukha. Pwede, medyo thick kasi ito, guys. Parang po sa kaalaman ninyong lahat. Siya kasi may background na siya sa mga ganito. Like, I mean, nag-attempt kasi siyang sumali sa PBB before. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Still, naisip mo ako 20 years ago. Mas may lakas siya ng loob sa ganun. Ako wala talaga. So, sa aming dalawa siya talaga. Mas talented siya eh. Mga siya kumanta, mga siya sumayaw. Kumanta! Huwag kang ganyan, baka mag-expect si Pons. Next question. Who's most likely to become a gossip columnist? Sabi ko nung ako eh. 1, 2, 3! Sabi mo yung reason bakit mo nasabi nga to. Ako? Kasi po chismosa po siya. Huwag ay kabilang sa mga chismosa namin. Kasi mo, grabe pa naman kasi mo sabihin nyo. Kasi mo, favorito niya yung ano segment ng Itbulaga na bawal judgment. At siya po yung isa sa mga chismosang kapita. Hindi naman yung totoo, grabe ka. Kung bakit ko nasabi. Nakakahiya. Kasi ano, hindi naman siya yung parang nakakainis na chismosa. Pero sa amin dalawa kasi, siya yung mahilig magbasa ng mga chismis online. Like, lalong-lalo na. Chismis? Grabe ka, news naman! Meron trending na tungkol sa isang artista. Tapos talagang siya yung isa-search niya talaga kung ano yung sinabi, ano yung video na lumabas. Sa classroom may batas. Tapos mahilig din siyang basa-basa ng mga comments. So siya talaga. O, next na. Basta yun na yun. Huwag mo na yung defense sarili mo. Okay, question number 13. 13 na pala. Who's most likely to become an environmental advocate? Environmental advocate. Go! Ako gusto ko kasi, talaga. Ako din. Lalo na sa nangyayari ngayon sa mundo, diba? And so, parang may mga napapanood ako about global warming and all. So parang gusto ko rin na maka ano naman, contribute sa paglinis mundo. Pag-protect kay Mother yes. Earth, diba? Kasi siyempre hindi tayo nakatira. Sana ma-achieve natin dalawa. Goal, isa yan sa mga goals. Yes. Okay, next question. Who's likely to stay in bed all day? Okay. 1, 2, 3. Ay nako, napaka-antukin po. Hindi lang yun. Tamad po talaga ako. Tumatayo lang talaga ako pag masakit na yung likod ko. Minsan nga, 10 hours na siyang tulog, parang antok pa rin siya. Kahit weekend, talaga. Anytime, any day. Anytime, any day. Okay, next. Question. Who's most likely to stay up all night thinking?
baka na naman to eh. Overthinker. Siya po yung isang overthinker. Kailangan pa ba natin i-explain for you? Alam na siguro nila yan dahil parang nabasa natin binanggit sa mga videos natin. Ewan ko, minsan hindi mo naman din sinasadya. Parang wala na talaga akong iniisip. Pero may mga times na hindi akong makatulog kasi active. Ang daming naiisip kung anik-anik. Wow, ano-ano. Okay, next question. Who's likely to have a tattoo? Bakit ako? Sige, sagot ka. Actually, gusto ko din. Sa bucket list din namin yun. Lalo na couple tattoo. Ang pinaka-reason lang talaga is medyo mababa kasi yung pain tolerance ko. Siya, tingin ko kaya niya yun. Ako, ewan ko, parang pag naiisip ko, hindi ko kaya. Pero let's see. Next question. Who's most likely to forget their wallet or purse at a shop? 1, 2, 3. Sige na. Ako na. Ilang beses ko na pinapatunayan niya. Hindi lang yun. Minsan cellphone din. Minsan nga bit-bit. Yung mga bit-bit na kunyari pinamili namin somewhere. Tapos pupunta pa kami sa ibang lugar. Siyempre. Yun. Ipapatong ko. Tapos nakakalimutan ko talaga. Kung napanood niyo po yung vlog namin nung Valentine's Day, meron po nung prinang pa siya. Hindi lang once, twice niyang naiwan yung bag niya sa park. Try niyo panoorin. I-link mo daw yung lalagay ko sa link sa baba. Okay. Next question. Who's most likely to get annoyed over small things? Okay, 1, 2, 3. Ay! Lagi akong okay, parehas siguro kami talaga. Pero parang mas ako eh, di ba? Feeling ko rin ako rin. Okay, next. Question. Who's most likely to keep their mouth shut when upset? 2, 2, 3! Ako na naman yun. Siya po yung tao na kapag may nafe-feel or nagtampo siya sa'yo, hindi talaga siya magsasalita. Ilang beses ko na rin naman yung na-explain sa'yo why, diba? Oo. Ewan ko ba? Parang kasi hindi naman sa ayaw kong pag-usapan. Parang gusto ko lang kasing kumalma muna, gano'n? Oo, pakalmahin yung sarili ko. O hindi ko kayang agad-agad pag-usapan. Kasi, syempre, basta lagi nga nilang sinasabi, pag mataas yung emotion mo, mas ma... Most likely mas, makapagsabi ka. Mas malaki yung chance na makapagsalita ka na hindi maganda, masigawan mo yung taong kinaiinisan mo, which is ayoko mangyari. That's why gusto ko kakalma muna ako for... Eh, Shaheen! Ang kulit na! Gusto ko kasing pag-usapan na para umu-okay ka na. Oh, well, nag-guess ko rin naman siya dun sa point niya na yon. Alam ko na mahayaan kita dyan mga 2 hours, ganyan na hayaan lang kita. Kay oras talaga. Hindi kita mapansinin. Hindi nga kasi ako ganun. Okay, next! Last question na po tayo. Medyo madami na tayo na tatanong. Who's most likely to fall in love with a stranger? You mean, stranger? Super hindi mo siya nakakausap, tapos mag-fall ka sa kanya. Kasi, ba't ako mag-fall sa hindi ko nakakausap? Nakita ko lang, stranger siya. Ganun. Ako may sagot ka dito. Bakit? Kung bakit ikaw yung naisip ko. Parang hindi mo mangyayari yun. Nasa paano ko siya? Kasi very friendly kasi siya eh. Parang madali siyang, alam mo yung kahit kakakita niya lang sa isang tao. Maano siyang makipag-usap eh. Ako kasi hindi. Islabing ko talaga eh. Kaya ako parang hindi. So ako, yun yung reason ko kung bakit feeling ko siguro siya. Kasi nga, basta friendly siya in short. Na nasa dugo kasi namin yun. Kapatid and mga kamag-anak. Okay. Meron akong huling question. Parang may naisip ako. Okay. Parang ano lang. Tingnan ko lang kung ano yung magiging sagot. Okay. Sige. Who's most likely to cheat? 1, 2, 3. Ay! Ganon! Hindi, alam mo kung bakit yung sagot ko. Kasi nagawa mo na once. Bakit ikaw? Di naman na. Oo, huwag na. Ngayon, pag-usapin yung mga ganyan. Okay, cut na po. Okay, that's it for our video today, guys. Sana nag-enjoy kayo. We will try our best na makapag-video pa ng maraming ganito. And sana abangan niya. Yes, and kung mayroon kayong mga requests, Suggestions, comments, violent reactions. And kung ano pa mang reaction yan, comment lang po down below. And we'll try our best na magawa yan. Lalo na ngayong quarantine. Yes, maraming time. Sana marami kaming film para sa inyo. Thank you po sa mga nanonood kahit na matagal kami hindi nagpo-post. And syempre, road to 1K subscribers na tayo. So, kailangan namin makapag-upload ng maraming videos every week para naman, syempre, makatulong din. So, ayun na guys. Doon na nagtatapos ang video na to. Until our next video. Bye guys! God bless. Stay safe! God bless! Walang lalabas! Bye!